tindahan ng New Nova Plaza Market sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City, nasunog. Pahirapan ang pag-apula sa apoy. Laman po nito ay puro plastic cup, paper cup, wood, tsaka mga mantika. Yun po yung naging challenge natin. Nang pasukin ang loob ng palengke, halos maabo ang mga paninda sa bawat stall. Iniimbestigahan pa ng BFP ang pinagmula ng sunog. Inaalam din ang kabuuang halaga ng pinsala. International Criminal Court Prosecutor pinangalanan umano bilang suspect kaugnay ng Duterte drug war si Senador Ronald Bato de la Rosa, PNP chief na nagpatupad ng kampanya. Base yan sa dokumentong nakuha ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa opisina ng ICC prosecutor. Suspect din umano sina dati ring PNP chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG directors Romeo Karamat Jr. at Eliezer Mata, at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Sabi sa dokumento, may sapat na basehan para paniwala ang nakagawa sila ng mga krimen na nasa jurisdiction ng Office of the ICC Prosecutor para usigin. Nang ipa-authenticate ng GMA Integrated News ang mga dokumento, sinabi ng Office of the ICC Prosecutor na hindi ito nagkukomento sa mga pahayag ng mga gobyerno o kinatawan ng Estado. Hindi rin daw nila mabeberipika o mapapatotohanan ng mga dokumentong ibinahagi ng outside sources. Dagdag pa nito, mahalaga ang pagprotekta sa confidentiality ng kanilang trabaho para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng kanilang nakakasalamuha at bilang proteksyon ng integridad ng kanilang mga operasyon. Sabi naman ni De La Rosa, 2016 pang nababanggit ang kanyang pangalan na paulit-ulit at tila sirang plaka. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Generals Albayalde, Karamat, Mata at Commissioner Leonardo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Bago sa saksi, listado ang high-grade marijuana sa ipinadalang parcel sa Dasmariñas, Cavite. Sa Pasay City naman, arestado ang isang Vietnamese national na nagbebenta umano ng mga party drug. Saksi, si Emil Sumangi. Dahil kahinahinala ang ilang parcel na ipinadala sa kanilang opisina, agad nakipag-ugnayan ng isang courier company sa Dasmariñas City, Cavite sa PNP Drug Enforcement Group Special Operating Unit 4A. Doon, nabisto ng mga otoridad ang laman ng mga parcel, vape cartridge, glass jar, black plastic carton cup at silver pouch na pawang naglalaman ng high-grade marijuana. Inanap ng mga otoridad ang nagpadala ng parcel, inaalam pa ang kabuuang timbang at halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga habang hindi rin muna isiniwala ang pagkakakilala ng mga taong dapat sana'y recipient ng mga parcel. Na-entrap naman ng NDI, Dangerous Drugs Division ng Vietnamese na wanted sa pagtutulak ng iligal na droga. Ikinasa ang operasyon, makaraang benta ka ng dayuhang suspect, ang isang undercover NDI agent ng ilang party drug. This is also a trade drug. Kasi you won't remember anything that happened during the time you were under the influence of this drug. Inilalagay niya dito sa mga teddy bear. Ito pa, marami pang nakakuha. Yan na inilalagay, so for delivery dun sa kanyang mga clients. Okay, so hindi mapupuna na akala'y nagbigay lang ng teddy bear. So yun ang modus operandi niya. Pagkatapos na siya ay madakip, nag-apply sa korte ng search warrant ng NBI at nang ito'y maaprubahan, ni-raid ng NBI ang condominium unit ng suspect at dito, nakuha ang iba pang ebidensya. Millions amount ng ketamine and ecstasy ay natagpuan sa bahay niya. Unang na-monitor ng NBI ang suspect nang maiwan ito ang kanyang bag sa sinakyan niyang public utility vehicle. Nakuha raw ng driver ang bag at nang bulat-latin ito para alamin sana kung sino ang may-ari tumamba ng mga party drug at iba pa. Approximately 48 grams of ketamine and 53 tablets of ecstasy tablet with estimated street value of more than half a million. So since then, law enforcement agencies were out looking for this person. Tumanggi ang suspect na magbigay ng pakayag. Isa namang bloke ng shabu ang nakita sa gilid ng dagat sa Barangay Lapas, Labag City, sa Ilocos Norte. Sa examination ng PNP Crime Laboratory, aabot ng 115.66 grams ang bigat ng shabu. Nasa 7.5 million pesos ang halaga nito. Nakabalot ito ng plastic at may Chinese character na nakasulat. Kaparehas din ito sa unang nakita sa ibang bayan sa Ilocos Sur at Cagayan.
Ayon sa pulisya, isang bang isda ang nakakita habang namumulot ng kahoy sa gilid ng dagat. Posible umanong naanod ang kontrabando dahil sa sama ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Kasunod ng malawakang pagbaha, paiimbestigahan ni Senate President Cheese Escudero ang flood control project ng gobyerno na pinondohan ng bilyon-bilyong piso. Gihit ng DPWH, gumagana naman ang mga flood control project. Marami lang daw talaga ang ibinuhos na ulan noong Miyerkules. Saksi si Maki Pulido. Ang malawakang pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Nangyari ilang araw lang matapos ibida ni Pangulong Marcos sa kanyang sona ang mga flood control project ng pamahalaan. Para sa taong 2024, ayon kay Senate President Cheese Escudero, nasa 255 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control projects ng DPWH. 455 million pesos naman ang ibinigay para sa mga ganitong proyekto ng MMDA. Sa mga nangyaring pagbaha, ano raw ang nangyari sa mga proyektong ito? Kaya paiimbestigahan ni Escudero sa Senado ang mga kasalukuyang flood control projects. Gagawa rin ang sariling imbestigasyon ng Kongreso. Ang sabi ng DPWH, gumagana naman daw ang flood control projects. Masyado lang daw marami ang ibinuhos na ulan. Kung wala raw nito, baka mas malala at mas matagal pa bago umatras ang tubig baha. Nag-downpour tayo ng 2 days. Kailangan ang volume na bumaba kagad. So I think it's understandable. Ang pinakamaganda nito is nakapag-receive naman yung flood water in a very short time. Paliwanag ni Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, hindi kakayanin ng mga flood control projects na meron tayo ngayon ang maraming buhos ng ulan. Effective naman yung mga flood control projects kapag kakatamtaman. Pero pag dumating na yung malaki na infrequent, na-overwhelm yung design. Pwede naman may flood control din, pero hindi ito complete solution. Ang problema raw kasi sa Metro Manila, sinimento at tinayuan na ng mga gusalit bahay ang normal na daluyan ng tubig. Halimbawa, kung hindi tag-ulan, ganito ang itsura ng Marikina River. Pero ito talaga ang daluyan ng Marikina River na ngayon ay puno na ng mga bahay at gusali. Ito rin ang problema sa San Juan City na dinaraanan ng San Juan River. Hindi na lang natin narespeto yung totoong lugar ng natural. Yung daluyan talaga ng tubig. Isang pangmatagalang solusyon ayon kay Lagmay ay decongestion ng Metro Manila. Sa ngayon, malaking bagay ang mga ganitong mapa na resulta ng pag-aaral ng UP Resilience Institute para malaman ang mga critical na lugar at saan ang mataas na lugar para sa evacuation. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mahigit 10,000 atleta ang lalahok sa 2024 Paris Olympics na magsisimula na bukas. At kabila po sa paparada sa makulay na opening ceremony ang mga atletang Pilipino. Saksi, si Ian Cruz. Handa na ang venue at ang mga pambatong atleta ng Pilipinas sa pinakahihintay na sporting event ng buong mundo, ang 2024 Paris Olympics. Ready na kami lahat. So all set na. Excited lahat kasi first time magkakaroon ng parade na not in stadium. Makasaysayan din ito sa Pilipinas lalo't saktong sandang taon na mula nang una tayong magpadala ng delegasyon sa Olympics. Handa ang ating flag bearer sa sina Carlo Paalam at Nesty Petesio. Kasama na ni Petesio at Paalam sa Olympic Village ang mga kapwa Pinoy boxer sa sina Yumir Marshall, Herji Bakyadan at Ira Villegas. May good news na rin ang boxing team dahil pasok na agad sa round of 16 sina Paalam, Marshall at Bakyadan. Kailangan lang yan, dalawang panalo. Sure of bronze na yan after 2 wins. Nasa Paris na rin ang ating gymnasts na sina Carlos Yulo, Emma Malabuyo at Alea Pinegan. Gayun din si Levi Rui Vivar na 100% okay na matapos ang severe allergy attack na dinanas nitong Lunes.
habang nabisita na rin ni Sam Catantan ang fencing arena kung saan siya lalaban. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.